Ilalagay ko yung mga pictures pala dyan or videos kung saan ginamit namin siya at saka yung naging effect sa amin before at saka after para makita ninyo. At saka isa pa, ma'am, si may makikita kayong micropeeling kapag ginamit nyo tong sabon na to. So as you can see, meron silang parehas na brightening. Kaso nga lang, sa sobrang tapang ng Rosmar, ma'am, si makikita nyo dyan na nagkakaroon ako ng red skin. Set aside your worries, it's okay. Hi mga kamamas! Good afternoon sa inyo! Welcome back to my channel. My name is Aya. So panibago po ulit na bleaching soap yung pag-uusapan natin ngayong araw na ito. FDA approved, dermatologist tested, makapal na sabon, mahaba, malaki, maganda yung pagkakapackaging. At higit sa lahat, ang dami ko pong nabasang mga reviews, purong ganda daw ang ibibigay niya sa inyo once na ginamit mo daw ito. Ipagko-compare ko siya, ma'am, si doon sa Kagayaku soap na ginagamit ko. Kaya di naman kung naghahanap ka ng review, nagdadalawang isip sa paggamit o pagbili ng sabon na ito, nasa tamang video ka, ma'am, si. So hindi ko napapatagalin, ano. Ito yung ating Milky Bar Soap from Fairy Skin. So ayan po. So ito na po yung ginagamit kong sabon. Bale, 90 pesos po ito at saka mabibili siya sa Lazada, sa Shopee. So, wala po ito sa Watsons, wala din po ito sa grocery stores. Kaya din naman po, pakihanap nyo na lang yung mga links na ilalagay ko doon sa baba, sa bandang description box. Hindi po siya overhype katulad po ng ginagamit ko na Kagayaku soap. Ito po siya, oh. And by the way, ito naman po yung sabon na nagamit ko na from Kagayaku soap. Ayan, compared po dito sa dalawang to, makikita nyo naman po yung size nila. Tsaka parehas ko lang po pala silang ginagamit. Yun nga lang kasi, syempre nag-focus muna ako sa paggamit ko ng Fairy Skin. Okay? Para naman ma-review natin siya talaga. Dalawang linggo ko na po siyang ginagamit. Mamaya ikukwento ko po sa inyo kung ano yung pagkakaiba nung dalawa at tsaka alin dito yung mas gusto ko. O diba, ma'am, si size pa lang, alam nyo na kung ano yung kaibahan nilang dalawa. Parehas silang bleaching soap, tapos yung mga ingredients nila parang more or less the same lang naman. Pero para sa akin, when it comes to packaging, winner na winner sa akin si Fairy Skin. Kasi as you can see, ayan po yung pagkakapackaging niya. Malinis na malinis. Malinis din po yung cut ng sabon. Tapos naka-plastic pa. Kung pag-uusapan po natin yung presyo, katulad nga po nung sinabi ko sa inyo kanina, 90 pesos po yung kay Fairy Skin. Tapos ito naman pong kay Kagayaku Soap, nasa between 35 pesos to 50 pesos po yung pagbebenta nila dito. So, ayan na po yung ating sabon. 2 weeks ko na po itong ginagamit, ano. So, kung makikita ninyo, ganyan yung size niya. Yung sa 2 weeks na yon, ba? Diba? At saka buong-buo pa talaga siya. At saka yung amoy niya, sobrang bango. Promise. Yung amoy nito, parang maamoy mo yung yogurt, yung gatas, at saka yung vanilla. Ang bango-bango niya, ma'am, she. May enjoy mo yung pagligo kapag ito yung ginamit mo. By the way, ginagamit ko po siya ng 2 beses sa isang araw, sa umaga at saka sa gabi. Sa akin po, ma'am, she, ginagamit ko siya sa face ko. Kumbaga, nirarab ko lang po siya ng ganyan, both palms. And then, once po na makuha ko na yung hula, or else yung dulas, yun na po yung pampapahid ko sa face ko. And then, hindi ko na siya pinapatagal for more than a minute. Just 30 seconds, okay na yon, ma'am she. Kapag maghihilamos kayo, maghilamos po kayo ng maaligamgam na tubig. Kung gusto nyong gumamit ng bleaching soap araw-araw, ma'am she, eto na yon. Alam nyo ba, ma'am she, na itong sabon na to, nakapagpagaling ng backnees namin? Well, hindi naman sa tipong siya lang yung may gawa ng pagpapagaling ng mga backnees namin. Siyempre, may ibang tulong pa din ng mga ibang skincare products. Alam nyo ba yung acne, ma'am? Yan po yung pagkakaroon ng mga acne sa likod natin. Kasi pag minsan, kapag naliligo tayo, hindi natin masyadong nahihiluran or na-exfoliate sa likod. Siyempre, di ba, ang hirap naman abutin yung likod natin para kuskusin or else sabunan. At saka isa pang factor kung bakit tayo nagkakaroon ng acne is dahil po sa paggamit natin ng conditioner, nakaluga yung buhok natin, hindi natin masyadong nababanlawan. Kaya napaka-importante na anlawan nyo mabuti yung buhok ninyo after ninyong mag-conditioner or mag-shampoo, tapos magtuyo din kayo ng likod para naman hindi doon mamuo yung moist
at tumubo yung mga bucknies natin. Ilalagay ko yung mga pictures pala dyan or videos kung saan ginamit namin siya at saka yung naging effect sa amin before at saka after para makita ninyo. At saka isa pa, ma'am, she, may makikita kayong micropeeling kapag ginamit nyo tong sabon na to. Kaya kung naghahanap man po kayo ng sabon para sa inyong bucknies or sa mga pimples, let's say, pwede nyong subukan si Fairy Skin. At saka isa pa po sa mga pwede kong ma-recommend sa inyong mga sabon na nagamit ko na sa pagpapagaling ng mga bucknies at saka mga pimples, itry nyo po yung Bello Soap. Yung color pink yung packaging niya kasi may micro exfoliation din siyang kasama at saka yung kay Sulfur Soap ng Dr. Wong's. Hindi ko alam kung Dr. Wong's pa po yung pangalan nun, pero maglalagay na lang ako ng pictures dyan sa screen in case po na naghahanap kayo ng mga sabon na pang bucknies. So maliban doon sa solusyon sa bakni, Mamshi, na ginawa ng sabon na to sa aming dalawang mag-asawa, is nakakatulong din ito, Mamshi, sa paglighten ng skin mo. Mag-insert ako dito ng video comparison po nung ginagamit kong Kagayaku soap. Dati ito yung ginagamit ko everyday talaga. Pero napagtanto ko, Mamshi, na bawal palang gamitin everyday ang mga bleaching soap, lalong-lalo na kapag sobrang tapang. So compare dito sa dalawang to, mas pipiliin ko, tsaka mas pwede mong gamitin ito ng everyday, itong kay Fairy Skin, compared kay Kagayaku Soap ni Rosmar. So, bakit? Ayan, ipapakita ko dyan sa video natin, Mamshi, yung paggamit ko ng Fairy Skin at tsaka ng Kagayaku Soap. So, as you can see, meron silang parehas na brightening, okay? Or skin whitening. Kaso nga lang, sa sobrang tapang ng Rosmar, Mamshi, makikita nyo dyan na nagkakaroon ako ng red skin. At saka talagang nangangati siya, Mamshi, as in. So, dito kay Fairy Skin, hindi mo yun mararamdaman kasi meron kasi itong grape seed oil at saka yung goat's milk. Alam nyo ba, Mamshi, na yung goat's milk ay talagang nakalaan po para sa mga may sensitive skin na gustong gumamit ng mga bleaching soaps. Kaya naman, masasabi ko na mas gentle itong kay Fairy Skin compared kay Rosmar Kagayaku. Bale, nagkaroon lang po ako ng quick reading kanina don sa mga ingredients niya. And yung mga natatandaan kong mga ingredients doon na pinaka-importante ay yung niacinamide, glycolic acid, salicylic acid, grape seed oil, meron din siyang kasamang lactic acid. Yung mga yon, Mamshi, nakakatulong siya para mag-exfoliate ng balat, makapagpakinis ng balat, makapagpaputi, makapagpagaling ng pimples, at higit sa lahat, pang-parejuvenate ng skin. O diba, nakakagaling na siya ng bakni. Pwedeng-pwede pa siya sa sensitive skin for everyday use. Paano naman sa mga may melasma, Mamshi? Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, may kasama po itong micropeeling. Kasi nakaka-exfoliate po ito as in. At saka nagkaroon ng micropeeling actually yung likod ng asawa ko kasi everyday ko talaga siyang pinagamit dito. Ano. Kaya din naman, kung gagamitin nyo din po ito ng consistent sa inyong mukha, I can guarantee you na in just 2 weeks, makikita nyo po yung resulta kapag ito po yung ginamit ninyo. Pero paalala lang po, syempre kanya-kanya naman po tayo ng skin at saka pag-a-adapt doon sa mga skincare na ginagamit natin. So hindi ko naman po maiga-guarantee na 100% is gagana ito sa ating lahat. Ano? Kasi nga po nakadepende ito sa ating balat. So, mag-recap tayo. Meron itong pang-solusyon sa bakni. Hindi siya irritating at saka hindi siya drying sa skin. So, for sensitive skin din siya. Pwede sa melasma or hyperpigmentation. May kakayahan ba siya sa pagpapapute automatically? Ang sagot ko dyan, yes na yes, Mamshi. Pero, syempre, hindi naman po yan yung sinasabi ko na permanent na puti. Kailangan pa din po talaga yung consistent yung paggamit mo sa sabon at saka samahan ng mga ibang skincare. Yung tutulungan ba yung balat mo na puputi at saka mabawasan yung mga peklat or hyperpigmentation, 'di ba? Na meron ka sa mukha or sa katawan. Although bleaching soap siya, hindi siya harsh doon sa skin ko kasi siguro dahil maganda yung formula niya at naging hiyang ng balat ko. Kaya din naman, ito yung ginagamit ko everyday na ngayon. So masasabi ko na si Fairy Skin sa ngayon yung nakakatulong na pagalingin at saka magpa-improve sa mga sumpa-sumpa ko na meron ako sa balat. By the way, sa mga may bucknies pala, Mamshi, samahan nyo din pala ito ng alcohol, okay? So, akong ginagawa ko, nag-rub kami ng asawa ko ng alcohol. Siyempre, ilagay mo siya sa bulak or ibudbud mo muna siya sa bulak bago mo i-rub. So, gawin mong toner yung alcohol, Mamshi, sa bandang likuran mo para matulungan niya na ma-disinfect at saka matay yung mga germs, bacteria na meron kayo doon, yung fungus ba na meron kayo sa likod ninyo. Okay, so hindi po ako binayaran sa paggawa ng review na to ng Fairy Skin, pero
bakenemen, diba? And sana nag-enjoy po kayo sa vlog natin today. By the way, sa mga gustong bumili, Mamshi, ilalagay ko doon sa description box yung links ng Rosmar Kagayaku Soap in case na gusto nyo din siyang subukan and hindi ganun ka-sensitive yung skin mo like me. So, you can try this out also. And maglalagay din po pala ako dyan ng link kasi meron akong review about this. So, ayan, dito na po nagtatapos yung vlog natin today. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. And please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para parati ko po kayong ma-notify every time na mag-upload ako ng bagong video. And of course, hit the like button and leave your comments in the comment section below. Thank you so much. I will see you again in my next video. Bye, Mamshi!